Hey guys, Kialandris here and welcome to my channel! In case you are new here, I create travel vlogs and sometimes I share my shopping money. So if you're into those content, this channel is for you. So don't forget to subscribe on my channel, hit that bell button so you get notified every time I upload a video here on YouTube. Today's travel destination, we are here at Riwa's Secret Spot, located in San Felipe, Zambales. So we will be staying here overnight, and of course I'm gonna give you the room tour, the resort tour, and all the things that you need to know before you come here. So let's dive in! Pasok na tayo sa room, guys, and pagbukas nyo, makikita nyo agad yung mga bed. So double deck siya, tapos meron pang bunk bed sa ilalim. So talagang kasya yung limang tao. Pero wala siyang mga tables or anything inside or even cabinet. And then, ito naman yung kanilang access papunta dun sa plunge pool. As you can see, nagtatry kaming mag-connect sa wifi, kaya lang super hina ng signal. And ito naman yung kanilang CR. So merong sariling CR inside the room. So, ito yung resort namin. Ito yung way papunta sa beach. Sumama na rin kayo sa paglalakad para makita nyo kung gaano talaga siya kalapit sa beach. Dami pang ibang resort dito. Then ito yung parking space niya. Magkano nga yung binayad mo dito for the parking? 50 pesos. And then pag enter pa lang namin dito sa parang compound nila, meron na ring entrance fee yung car ng 40 pesos. Entrance fee ng adult, 20 pesos per head. Ah, okay. So, ayun. Entrance fee ng adult, 20 pesos per head. 10 pagbata. Okay. Thanks for the info. Ayun na yung beach. Makikita niyo na siya from here. So, lapit lang. 2 minutes lang. Alright guys, ito yung right wing ng resort o yung tinatawag nilang Liwa's Secret Spot 1. Ito naman yung Liwa's Secret Spot 2. Magkatabi lang naman yan. Dito kami nagstay sa 2. And ito yung pinaka-room namin and ito yung labas niya, yung pool agad. Alright guys, so since we're done with the tour, let me give you the details that you need to know before you come here. So first thing that you need to know is merong checkpoint pag pumunta kayo dito. Pero wala naman kayong dapat ipag-alala kasi ang hihingin lang naman sa inyo ng mga pulis is your vaccination card. Hindi naman na nila kayo tatanungin ng kung ano-ano pa or hihingan ng kung ano pa. Just your vaccination card. And then, upon arriving dito, nagbayad lang kami nung balance namin and nagbigay rin kami ng deposit namin. And yung nakuha naming room is Celestine 4 and yung price niya is 4,000 pesos for 2 packs. So, itong room is maximum of 5 packs. So, every additional person dun sa dalawa, additional 1,000 pesos. So, kung tatlo kayo, magiging 5,000 yung room na yun. And then, meron din silang 100 pesos entrance fee na magiging convertible naman sa inyong breakfast. Yung original price ng breakfast nila is 120 pesos. Pero, yung entrance fee, 100 lang. So, parang naka-discount kayo ng 20 pesos. So, nag-offer din yung resort ng music room kung saan kayo pwede mag-karaoke. And
nag-offer din sila ng ATV. So, yun yung mga other activities na pwede nyong i-add on. Another thing din pala na gusto kong i-emphasize sa inyo pagpunta nyo dito is super mahina yung signal. Meron lang signal, medyo malakas yung signal doon sa may beach pa na area. So, yung wifi din nila dito medyo mahina. So, kung mag-work from home kayo, hindi siya masyadong possible. And for my final review guys, regarding their food, hindi kami na-disappoint. Masarap naman yung budel na in-order namin, pati yung breakfast namin kanina. And sa service naman nila, very accommodating sila, very friendly yung staff. Pati na rin yung sa Facebook Messenger na kausap namin, very responsive din siya. And yung kanilang location, very near the beach and 2-minute walk lang, nandun na rin kami agad sa beach. So, this resort is highly recommended and I'm gonna give this resort 10 stars. Of course, hindi siya perfect. Kumbaga, dun sa price niya, it could be improved kasi parang for me, pricey yung 4,000 pesos na pang dalawang tao lang. Siguro okay yung 4,000 pesos kung hindi ka na mag-a-add ng 1,000 per head. Kunyari, tatlo kayo, ganyan. Pag-arrive namin dito, medyo marami pa rin kaming binayaran. Hindi free yung kanilang parking. Meron ding entrance fee dito sa resort. And pag-arrive pa lang namin dun sa parang gated compound, meron na silang 20 pesos per head na entrance fee. So parang masyadong maraming fees para dun sa 4,000 na room na nirent namin. Guys, nakapag-check out na kami and I forgot to tell you na magdala kayo ng sarili niyong towels and toiletries kasi hindi nagpo-provide yung resort noon. And ngayon, palabas na kami dito ng compound and dadaan muna kami para bumili ng mangga. At saka may nadaanan din kaming coffee shop yesterday nung papunta kami dito. So, baka mag-stop over din kami doon. So, papakita ko na rin sa inyo yung kung saan kami magka-coffee. So, stay tuned! Thai coffee. Ayun na lang po. Large. Ay, large. Isa lang po, large. Take out po. Jessa po. Ay, kuya, dine in na lang pala. Sorry na. Ito yung view namin, guys, while drinking coffee dito sa Coffee Kubo. And nakita niyo naman na along the road lang siya, so mabilis niyo siyang mahanap. Ito naman yung kanilang mga tables and chairs. Actually, may mga katabi pa silang ibang mga kainan dyan. That's it for the video, guys. I hope you enjoyed watching. And for more travel vlogs, don't forget to subscribe on my channel. And I'll see you on my next one. Bye! You make me fall.